Mabuhay, narito ako ngayon sa inyo para ituro step by step kung paano nilalaro ang isa sa pinakasikat na traditional na larong Pilipino. Ito yung sungka. So ang sungka ay binubuo ng sungkaan. Ito yung kahoy, kalimitang yari sa kahoy, pero meron ding mga gawa sa bato at marami pang iba. No? Meron ding sigay o cowrie shell, pero yung iba gumagamit sila ng pwedeng maliliit na bato o kaya mga buto ng mga gulay at prutas. Okay. So ang hindi lamang sa Pilipinas nilalaro ang sungka, so sa ibang bansa kilala ito bilang mangkala at kongkak. No? Madali lang ang larong ito sapagkat ito ay larong pandalawahan lang, so dalawa yung maglalaro. Bawat manlalaro ay may tigpipitong butas at isang imbakan, butas-imbakan. So ito yung, kung ako yung manlalaro, ito yung sa akin, yung pitong yan, saka ito yung imbakan ko. No, sa kabila naman, ito yung sa kanya, yung sa kalaban, tapos ito yung kanyang imbakan. So sa una, kailangan meron kayong 98 pieces na cowrie shells o sigay. Tapos ang gagawin ninyo, ilalagay yung mga sigay na yun sa bawat maliliit na bahay, no, ng tigpipito. Yan, tigpipito po yan. So hanggang sa mapuno yung 14 na butas. Sa una, sabay-sabay kayong maglalaro, no? No. Sabay, ang gagawin nyo lang, ilalagay nyo lang paikot, tig isa-isa, no, yung bawat shell, no? Uhulugan nyo sa isa-isa kasama yung bahay. Okay? Kasama yung bahay, paikot siya, lalagyan nyo yan isa-isa. Maliban lang dun sa bahay ng kalaban. So, hindi mo lalagyan yung bahay ng kalaban. So, ulitin natin. Ang lalagyan mo lang ay yung mga bahay mo kasama yung malaking butas, yung tinatawag na butas imbakan, tsaka yung mga maliliit paikot, maliliit na butas ng kalaban. So, ang paikot ng paglalagay, no, ano po siya, counterclockwise, pakanan, ang paglalagay ng sigay. Sa pagkakataong ito, no, nagkataon na dito ako, kahit saan po kayo pwedeng kumuha, no, sa una, strategy nyo na yon. Okay? Kung halimbawang dito ka kukuha, ang pinakahuling sigay mo ay naandun sa bahay. Kapag ganyan, na ang huli mong shell ay nasa bahay mo, babalik ka uli sa mga bahayan mo para kumuha ng sigay. Pumili ka, nasa sa iyo kung saang butas ka kukuha. Okay? So habang naglalagay ako, naglalagay na rin si kalaban. Okay? Kaya pabilisan yan. Katulad yan. Okay? Maglalagay ako sa diyan yung bahay ko. Paikot. Dahil meron pang shell yan, tuloy ka pa rin. Okay? Okay? Tuloy pa rin yan. Matatapos lang, mamamatay lang ang manlalaro kung halimbawa na ito na yung huli niyang shell. Okay? Patay na yon, wala na. Ito, saka, tuloy-tuloy pa rin yung isa. Okay? So, ang magpapatuloy ay yung kalaban mo. Ngayon, kung halimbawa na yung huli mong shell ay nasa iyong bahay, kasi ito yung mga bahay mo, okay? Halimbawang yung huli mong shell ay pumatak sa bahay mo, tapos may katapat na mga shell sa kalaban, kukunin mo yan pareho. Ilalagay mo yan sa bahay mo. Okay? Pero kung yung huli mong shell ay pumatak dun sa mga bahay ng kalaban mo, wala kang makukuha. Okay?
Ngayon, magpapatuloy yung laro. Paramihan kayo hanggang sa mapuno yan. Hanggang sa mapuno. Okay. Okay. Halimbawa, puno na yan, no? Sabihin na natin, tapos na, medyo nagkaroon na ng pag-iikot. Okay. Hindi pa doon natatapos ang laban. Okay. So, pwede rin paramihan sa una, pwedeng doon na rin nyo tapusin. Pero sa larong sungka, paramihan niya ng sunog hanggang sa maubos mo yung sigay ng kalaban. Okay. Okay. Ngayon, okay, ito halimbawa, ito yung sa akin. Ito yung sa kalaban. Ilalagay niyo na ngayon uli yan. Okay, ilalatag niyo na uli para sa second round. Okay. Tigpipito ulit. Okay. 3 4 5 6 7. 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 7. Ayan, katulad niyan yung kalaban ko. Ano na lang yung nalagyan niya? 5 butas na lang. Okay. Halimbawa, dun sa 5 butas, may natira pang yan. Halimbawa, yan ang nailagay niya. Hindi niya na ilalagay yan. Ilalagay niya na yan sa bahay niya. Ngayon, itong butas na to, ang tawag dyan, sunog na siya. Okay. Hindi na siya lalagyan. Lalagpasan na lagi siya. Hanggang sa third round, padami ng padami na yung mga sunog hanggang sa matalo mo na yung kalaban. Yun ang idideklarang panalo sa larong sungka. Kaya yung larong sungka, ano din te, ang sinasabi nilang nakakatulong para tumalino ang isang bata. Sinasabi rin nila na itong laro kasing to, strategy game to eh. Hindi lang basta-basta kuha ka lang ng kuha ng butas, no? Kailangan may strategy ka din, no? Bawa pag halimbawang tatlo na lang dyan, alam yan ang kukunin mo, kasi kapag ikaw na muna, alam mo na dun yan matatapos. Okay. So nakakatuwa ang larong ito, lalo na sa panahon ngayon na ang ating mga anak ay nahuhumaling sa cellphone, sa social media. Maganda rin itong bonding, no, ng pamilya. So, ganun lang. Ulitan natin. So, pakanan, linalaro siya ng pakanan, tapos lalagyan nyo lang ng tigpipitong shell yung bawat butas, no? Pag nalagyan nyo na yung bawat butas ng tigpipitong shell, no, sabay kayong maglalagay sa bawat butas. Ang lalagyan mo lang ay yung mga bahay mo kasama yung bahay imbakan mo. Ang tanging lalagpasan mo lang ay yung butas ng kalaban. Okay? So, kapag yung huli mong shell ay pumatak sa bahay mo, kukunin mo yung nasa katapat mo pareho. Okay? Pero kapag yung shell mo, kapag yung shell mo ay pumatak sa kalaban, buhay ng kalaban yun yung huli mong nilagyan, wala kang makukuha. Ganun lang po yun. So hanggang sa paramihan ng may ipo na shell. Okay.
kapag sa pangalawang round, ilalagay nyo na yung butas, no? Lalagay nyo ulit ng tigpipito. Kapag hindi umabot dun sa pitong butas, no, yung butal na hindi umabot sa pito, ilalagay mo dun sa bahay mo. Halimbawa, ito, yun. Halimbawa, tatlo lang yung nakompleto, o lima. So, yung hindi mo nalagyan nyo na yung sunog. Hanggang sa matalo mo na yung kalaban. Okay? So, madali lang makabili ngayon ng sungka. Maraming klase ng sungkang nabibili. No, katulad nyan. No, merong yung lizard shape. No, may mga sungka na rin na nabibili. No, meron na rin guide. No, para hindi kayo nalilito. Ito naman yung lizard. Medyo maganda to. Oh. Meron na rin siyang lagayan pouch. Okay, so sana nag-enjoy po kayo at simulan nyo na ang paglalaro ng sungka para maiba naman ang mundo ng mga anak ninyo. At muling balikan natin ang traditional na larong Pilipino. Uy, pinanukala na rin to sa Congress, ha, na gagawin natin daw siyang isang larong pang patimpanak. Kasi nga binabalik yung mga traditional games na nakakalimutan na marami na sa atin ang hindi na alam kung paano laro yung sungka. Okay, thank you po. Maraming salamat.